Andun na tabunan po. Ilayin niya ako bigla. Bilis! Okay din! Huwag niya, tama na yun! Isang kasama niya, maliligtas sana siya kaso nandun na siya. Tambakan ng basura sa Payatas, Quezon City, gumuho sa mga kabahayang nasa paanan nito. Hanggang ngayon, patuloy ang paghahanap sa mga taong nalibing ng buhay sa gabundok na basura. Dobleng trahedya ang dinanas ng mga taga-Payatas, Quezon City ngayong araw. Sa huling bilang, 43 katao na ang namatay sa pagguho ng gabundok na basura. Nasunog din ang maraming barong-barong. Naroon ang aming kasamang si Mike Enriquez, live mula sa Payatas. Mike? Karen, 43 na ang patay, 39 sa kanila ang kilala at yung natitira ay hindi pa nakikilala sa mga sandaling ito. Ngunit, sigurado tayong madadagdagan pa yung bilang na yan sapagkat hanggang ilang minuto lang bago tayo magsayang papawid. Patuloy ang pagkuha ng mga bangkay na nakabaon sa ilalim ng gabundok na lupa at basura katulad ng sinabi mo. Ito ang pinakahuli naming kuha na nakuha sa Purok 10 dito sa may Payatas, Quezon City. Dito sa Purok 10, maraming biktima sapagkat dito sila nagtakpuhan para takasan ang rumaragasang basura na galing sa bundok dito sa Payatas. Inabutan sila at ngayon hindi na nila makikita ang kinaumagahan. Sunod-sunod ang pagkuha ng mga bangkay sa ilalim ng basura. Sunod-sunod din ang paghati dito ng mga tinatawag na body bags. Hindi isa-isa kung magdala ng body bag sa mga lugar na katulad ng Purok 10, Karen. Dose-dosena ang body bags na nakita naming dumadating dito. Ito ang eksenang natakpuan ng GMA News, mga kaibigan, mga ilang minuto lamang bago kami magsayang papawid ngayong gabi dito po sa Frontpage. Paano nangyari itong trahedyang ito dito sa Payatas, dito sa Quezon City? Narito po ang report ni Marilene Kawat. Mag-aalas 8 kaninang umaga, gumuho ang gabundok na basura sa barangay Payatas, Quezon City. May 200 kabahayan ang natabunan. Nadoble pa ang trahedya nang maputol ang mga kable ng kuryente sa mga nasirang poste. Sumiklab ang apoy at nilamon ang mga barong-barong. Nahirapang makapasok ang mga truck ng bumbero sa masisikip na daanan patungong Payatas. Kaya nagtiyaga na lamang sa tubig baha ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Marami sa mga residente ang natabunan ng gabundok na basura. Isa na rito ang 14 gulang na si Jeffrey Raniola. Sige. Baon sa basura ang kalahati ng kanyang katawan. Sa ilalim niya ay isa pang tao ang nailibing ng buhay. Ito. Ganito yun. Sige nga tayo dito. Apak-apak. Hindi na. Ilayin niyo ako bigla. Bumuhuto. Isabay niyo sa akin. Isabay natin ito pag ano, pag angat, sabay hila sa kanya. Okay. Doon, push to doon. Sari-saring paraan ang sinubok ng mga rescuer para siya ay mailigtas. Makalipas ang halos 2 oras, naiahon din si Raniola. Dandan! Ilang minuto lang ang nakalipas, humahangos ulit ang isa pang rescuer mula sa tambakan. Bit-bit niya ang paslit na si John Paul Baron, 5 taong gulang. Sinikap nilang mailigtas ang buhay ni Baron, pero huli na ang lahat. Sa East Avenue Medical Center, walang patid ang dating ng mga ambulansya galing Payatas. Pagdating sa ospital, kinailangan pang alisin ang makakapal na duming nakakapit sa kanilang mga katawan.
Tama na. Tama na. Kailangan dali ng buhangin, oh. Dekada 70 nang ginawang tambakan ng basura ang barangay Payatas sa Quezon City. Mula noon ay nagsulputan na ang mga squatter sa paligid ng tambakan. Makailang beses na rin pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa peligrong kinakaharap nila. Pero hindi nila ito pinansin dahil ang basurang naglalagay daw sa kanila sa panganib ay siya ring ikinabubuhay ng bawat isa sa kanila. Yan ang Front Page. Marilyn Kawad, nag-ulat. Hindi lang po mga namatay at nasugatan dito sa trahedya ng Payatas ang mga biktima ng pangyayaring ito. Mga kaibigan, may hapdi rin po sa kalooban at lungkot yung mga naiwang mga mahal sa buhay at mga kaibigan ng mga biktima at marami sa kanila. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa alam kung ano ang nangyari sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Narito po ang report ni Bernadette Sembrano. Sa kalahating araw ng paghahalukay ng mga rescuers sa tambak ng basura, halos 40 tao pa ang hindi nakikita. Pinangangambahang nalibing sila ng buhay sa gumuhong tambak ng basura. Naglaro lang sandali si Rolito Pablo sa kapitbahay. Pagbalik niya, nakabaon na sa basura ang kanilang barong-barong. Ando na tabunan po. Ang pamilya rin ni Nito Oseas na ubos sa doble trahedyang ito. Natabunan na ang kanyang asawa at anak. Namatay pa ang kanyang panganay nang masunog ang kanilang barong-barong. Hindi naman namin siya mahugot, naiipit. Yung paa, gusto ko na lang putulin yung paa, ayaw niya ipaputol hanggang inabot siya ng apoy. Pitong magkakapatid sina Rodeline Lorieta. Posibleng naulila na sila sa ina dahil nabaon din sa basura ang kanilang nanay. Kasi po tumutulong siya doon eh. Mabilis ng pag-uon ng lupa, hindi siya agad nakaakyat. Ang kasama niya maliligtas sana siya, kaso nadulas siya kasi punta sa mama eh. Sa pamilya Leonido, tatlo ang namatay at dalawa pa ang hindi nakikita sa tambak ng basura. Sinisisi nila ang ilang opisyal ng barangay Payatas sa trahedyang sinapit nila. Kasi linipat kami dito nila kagawad, tsaka si Joel Bulan, tapos si Kapitana. Sinabi sa amin na diyan kayo, sabi na wala kayong mga pangamba diyan na mag-abutin pa kayo ng basura. Yan ang Front Page, Bernadette Sembrano, nag-uulat. Kabilang sa mga biktima dito sa Payatas, ang daan-daan at siguro may libo na po ang bilang ng mga kababayan nating mga ambahay ay natabunan ng rumaragasang basura. Ang tanong dito ngayon, ano mangyayari sa kanila? Wala na silang babalikan na tirahan, wala na silang pagtitirikan ng bahay kung hindi mga basura. Sila po ay mga nasa evacuation center ngayon sa paligid nitong areyang ito. At ito po ang mga eksenang nadatna ng GMA News and Public Affairs, mga isang oras pa lang po ang nakakalipas. Matagal na kayo, ba't kayo nakatira dyan? Ba't kayo tumitira dyan kahit delikado? Eh nasa atas ho kami pero naabot pa rin po. Hindi namin niisip kasi naaabutin yung lugar nila eh. So may balita ba kayo kung nasaan sila? Andun, nakapunta na ako. Sa lugar na yun na ang daming namatay, mga apat pa lang ang nare-retrieve. Saan po ito? Sa Purok Cheese? Yan, just may... Hindi ko alam po ano lugar yan eh. Opo, wala pa yung mga kamag-anak nyo doon sa mga nahukay? Wala pa eh. Yung tumatakbo na raw sila pa, inabot lang sila nung ginagawa po ng pag-aaral. Hanapin ko, ilaw ako. Hanapin ko ang itay ko. Hanapin ko ang itay ko. Ito ang isa pang problema ngayon dito sa Payatas. Pag umalis na yung mga rescue worker, pag natapos na ang paghahanap ng mga bangkay, pag natapos na ang paghukay sa gumuhong basura, ano ang mangyayari sa libo-libong mga kababayan natin ditong nawala ng tirahan, nawala ng mabalikan? Kanina po ay dumalaw dito sa Payatas. Kani-kanina lamang po, dumalaw dito sa Payatas si First Lady Dr. Loy Ejercito. Kasama niyo po si Quezon City Mayor Mel Matay, si Quezon City Congressman Chuck Matay, at si Quezon City Congressman Belmonte. Kasama rin po nila si Rudy Fernandez, si The Boy, si Kasangga ng GMA. Namahagi po sila ng mga relief goods sa mga biktima at sa mga evacuees. At nakapanayam ko si First Lady at sinabi niyang irirekomenda niya kay Presidente Estrada na yung mga biktima rito ay bigyan ng pabahay ng gobyerno. Nakikita niyo po ang eksenang naganap kanina lamang po sa isa sa mga public school dito po sa may Payatas.
ang pagbibigay po ng tulong ni First Lady Dr. Aloy Ejercito at ni Rudy Fernandez, si Daboy, kasama si Congressman Matay, si Mayor Matay, si Congressman Chuck Matay at si Congressman Belmonte. I will maybe ask the president to allocate some, you know, some housing for these people here. Sana yung mga ibang ating mga mamamayan ay tumulong din sa ating mga kababayan na nasalantaan itong problema ito. Tulad po ng sinabi ni Daboy, sana tumulong tayong lahat sa mga nabiktima nitong trahedya ng Payatas. Magbabalik po kami mamaya-maya manalampong pong konti samantala. Magpapatuloy po ang Front Page. Lumabas na ng Pilipinas ang bagyong Edeng. Subalit ayon sa National Disaster Coordinating Council, mahigit 40 ang namatay at 13 katao pa ang nawawala dahil sa bagyong ito. Samantala, isa na namang sama ng panahon ang namumuo sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang Metro Manila ay patuloy na uulanin dulot ng habagat. Kahit wala ng bagyo, baha pa rin sa bayan ng Malabon. At problema nila ngayon ang pagkalat ng sari-saring sakit dahil sa maruming tubig baha. May ulat si Tina Panganiban Perez. Kumakalat ang iba't ibang sakit sa ilang bahagi ng Malabon na lubog pa rin sa baha. Kasama rito ang barangay Tampalit kung saan umabot ang baha sa 7 talampakan. Marami na ang mga may alipunga at galis. TB, sore eyes, diarrhea, ubo, sipon at lagnat. Marami nagkakaroon kami ng mga galis, mga parang purikong. Inauunang-unang marami nang dinadaing dito ng mga tao dahil sa dumi ng tubig. Mas mabilis kumalat ang mga sakit sa mga evacuation center dahil walang CR at tubig dito. Nagsisiksikan sa maliliit na classroom ang may 7 hanggang 10 pamilya. Nagbalik na sa normal ang buhay ng marami mga taga Metro Manila, pero ang mga taga Dampalit, Malabon ay kailangan pang magtiis ng 1 hanggang 3 buwan bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Sa lalim ng baha, kahit poso, inakyat na sa bubong. Eh kasi nga wala kaming pagbaba ng mga gamit namin, wala kaming makuna ng tubig. Eh nagtitiyaga na kami kahit konti-konti lang, may magamit lang ang mga anak ko sa pagkain. Ang loob ho namin kasi hanggang dito tubig. Tinitiis ng mga residente ang kawalan ng kuryente at tubig, pati nakakulangan ng relief goods at gamot. Kay President Erap, sana ho yung gamot. Tsaka doktor, yung mga may sakit, gamutin. Tsaka kung may evacuation, lagyan ng CR yung mga school, portable. Pati kongresista rito ay biktima rin ng baha. Yung for the first time in my life, yung bahay namin ay inabot ng baha. In fact, yung anak ko nang huhuli ng maliliit na bangus doon sa living room namin. Sinimulan na ni Sandoval ang pagpapataas ng ilang kalye sa Dampalit, pero mas mahalagaan niya kung makakapagpatayo ng dike sa Malabon na makakatulong kahit walang bagyo. Dito lang sa portion na to siguro mga 6 to 7 million para maitaas lahat ng kalsada dito. Ngunit ang mas importante pa ay yung dike. Yan ang Front Page, Tina Panganiban Perez, nag-uulat. Sa lalawigan ng Pampanga, umabot na sa kalahating milyo katao ang apektado ng baha. Narito ang ulat ni Alex Tinsay. Umabot sa kalahating milyong katao ang nagiging biktima ng baha sa Pampanga. Ito ay base sa pinakahuling tala ng DSWD. Bukod pa rito ang 7 nasawi sa tala naman ng Provincial Disaster Coordinating Council. Sa kabuuan 21 bayan ng lalawigan, tanging ang Angeles, Porac at Florida Blanca ang hindi apektado ng baha. Natuwa naman ngayon ang pansin ng provincial government sa mga lugar na malubhang sinalanta ng baha. Kanina ay sinuong ng grupo ni Governor Lito Lapid ang handang bewang na tubig sa Apalit, Makabebe at Masantol upang hatiran ng mga evacuee ng mga emergency food supply. Ngayon patuloy ang pagtas ng tubig. Gawa yung tubig ng Nueva Ecija, Bulacan, ay yung Santo Tomas na yan, yung Minalin, dito lahat dumadaan. Tinutulungan ko sila ng mga iba't ibang mga pangangailangan nila, mga gamot, mga pagkain. At marami pa mga sako na gagamitin nila sa kanilang nasasakupan. Nanawagan din ng mga otoridad para sa mga mineral water at gamot dahil sa pagkalat ng sakit sa mga lugar na matindi ang baha. Bali, ang number one cases po namin dito talaga yung lagnat, butsipon, gawa ng dire-diretsyong pag-ulan. Tapos yung
acute gastroenteritis. Kasi alam nyo naman, kapag bumabaha, yung dumi, no? Talagang nandyan. Sa likod ko ang munisipyo na Makabebe. 25 barangay sa bahayang ito ay lubog lahat sa tubig. Umaraw na, ngunit salit na bumaba ang tubig ay lalong tumataas. Ang panalangin ng mga taga rito ay maibsa na ang kanilang paghihirap. Yan ang Frontpage, Alex Tinsay, nag-uulat. Natuloy ang welga ng mga driver at operator ng jeep kanina. Sa Metro Manila, ilang pasahero ang naabala. May ulat si Rochelle C. Maaga pa lang ay sinuspindi na ng DEX at ilang lungsod ang klases elementarya at high school. Pero hindi pa rin naiwasang magkaroon ng mga pasaherong na stranded at nahirapang sumakay. Naging malaking tulong ang mga libreng sakay ng MMDA, lokal na pamahalaan at AFP. Pag may dumaraan namang jeep, habulan at agawan ang mga pasahero. Dalawang oras na kami naghihintay. Dalawang oras na? Dalawang oras na. Oo, galing pa kami doon. Tapos bumalik ulit kami dito. Wala pa rin masasakyan pampuntang Quiapo. Naiinis na nga ako kasi late na nga ako eh. Kanina pa yung klase ko, 1 o'clock eh. Anong oras na ngayon? Ayun. Wala, late na ako. Hindi na ako makakapasok nito. Naniniwala ang piston na matagumpay ang kanilang sinagawang transport strike dahil halos 90% ng transportasyon sa Metro Manila ay paralisado. Ang tanong ngayon ay kung matagumpay nga ba nilang naipaabot sa publiko ang kanilang mga pinaglalaban. Pagtigil ng pagtaas ng presyo ng langis, pagbasura sa road user tax at oil deregulation law ang pinaglalaban ng piston at iba pa nilang kaalyansa. Bagamat maraming jeep ang sumali sa strike, may ilang namasada pa rin. Ang inaasahan namin talaga is makapagbuo tayo ng malakas na opinyon publiko para mapwersa yung gobyerno natin na gumawa ng hakbang. Kasi kung oil companies ang pag-uusapan, talagang ang layunin niyan ay kumita ng pinakamalaking tubo. Eh wala namang magbabago kahit na ako, hindi naman binirol po ng gobyerno itong kwan eh. Kaya wala, kesa magutin ang pamilya namin. Kaya ganun lang, papasad na lang kami. Lahat pa namang maarang eh, saka ang dami pa sero eh. Kawawa naman mga tao, wala masakyan. Pero ayon sa MMDA, PNP at mga kumpanya ng langis, palpak ang transport strike. Hindi naman daw naparalisa ang transportasyon dahil jeep lang ang nag-strike at hindi sumali ang iba. At kahit ano pang mangyari, imposibleng pagbigyan ang kahilingan ng mga strikers. The only way you can roll back prices will be for the government to subsidize the petroleum product prices by reducing taxes. Hindi na kami makakati siguro, baka hindi na kami mabuhay. So, hihiling na rin kami ng pagtaas ng pamasahe, maring higit pa doon sa piso. At yung mga manggagawa, alam naman hihingi sila ng higit sa 125. Yan ang Frontpage. Rochelle C. nag-uulat. Sa Cebu City, 70% ng mga jeep ang hindi rin pumasada mula pa kaninang madaling araw. Tatlong grupo ng mga driver at operator ng jeep sa buong lungsod ang sumapi sa welgang bayan. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng mga pribadong paaralan. Samantalang sinuspindi dakong hapon ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan. 20 bus at mga truck ng basura ang pinakalat ng pamahalaang panlalawigan para sa mga pampasaherong na stranded. Grupo ng evangelist na si Wilby Almeda, kumpirmadong hinostage ng Abu Sayyaf. Ang detalye sa pagbabalik ng Frontpage. Bago po natin ipagpatuloy ang ating ibang mga balita, balikan natin si Mike Enriquez live sa Payatas. Karen, meron akong i-interviewin ngayong gabi sa Frontpage. Hindi siya isang politiko, hindi siya isang opisyal ng gobyerno. Siya ay isang aling nawawala ang asawa at siya ay si Ginang Jovi Almansor. Magandang gabi po, Ginang Almansor. Tika purok cheese kayo? Sino ang nawawala? Yung asawa ko, nawawala. Anong pangalan niya? Jimmy Baron. Magkasama ba kayo nung nangyari ito sa bahay? Hindi ho. Magkaiba ho kami. Doon siya sa labas, dito kami sa loob ng bahay. Eh, inano siya ng kapitbahay namin, natulungan siya, tulungan daw na ano, ipalabas yung mga gamit daw nila. Ngayon, iniwanan kami doon sa bahay. Sabi ko, huwag ka nang umalis kay, ano, baka mamaya ka ko mag-ano yung, ano, tambakan. Hindi nakinig sa akin, lumabas talaga siya. Maya-maya, may narinig akong parang may umuugong.
bigla akong inano ko yung bata. Lumabas na kami ng bahay. Tumakbo na kami palabas. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon makita o marinig pa yung asawa niyo noong nangyari yung paghuhunong ng basura, Aling Jovi? Hindi ko na naano ho. Dahil yung nilingon ko, nandyan na ho yung tubig at saka lupa humahabog sa amin. Meron ba ho mga nagsabi sa inyo kung nakita nila o narinig nila kung anong nangyari sa inyong asawa, Aling Jovi? Wala ho. Wala akong nabalitaan. Dahil lahat sila doon natabunan. Bali kami lang ho kang nakaligtas. Bakit marami pong nakuhang bangkay at nakukuha pang bangkay hanggang ngayon sa Purukchis? Ano ba meron doon sa lugar ninyo at mukhang yatang maraming nakukuhang biktima doon? Kasi pa yung daanan ho namin parang ano masikip kaya yung nagtakbuhan na daw sila yung paano na biglang daw humarang yung ano yung lupa doon sa dinadaanan nila kaya hindi sila nakalabas ng ano kalsada. Saan pati kayo nasugatan, Aling Jovi, sa inyong tuhot yung bahay nyo, ano nangyari? Tabunan na rin ho. Saan kayo nakatira ngayon? Yan sa may ano diyan sa may Purukjis nga. Pero sa ngayon, wala na kaming bahay, wala na akong uwi. Ilan ang anak nyo, Aling Jovi? Bali, dalawa ho. Mga kaibigan, ang istorya po ni Aling Jovi ay istorya po ng maraming tiga rito sa Payatas. Meron pa ho akong isang impormasyon na ibabahagi sa inyo. Aling Jovi, ilang buwan na kayong buntis? Dalawa ho, dalawang buwan. Karen, back to you. Tagumpay ang gobyerno sa pakikipaglaban nito sa Moro Islamic Liberation Front. Ito ang sinabi ni Pangulong Estrada sa kanyang pagbisita sa Camp Abu Bakar, ang pinakamalaking kampo ng MILF na bumagsak sa kamay ng tropang militar. May ulat si Susan Enriquez live mula sa Cotabato. Susan? Maraming salamat, Karen. Higit ang naging kasiyahan ng mga sundalo nang dumating o biglang dumating kanina si Pangulong Estrada dito sa loob mismo ng Camp Abu Bakar. Si Pangulong Estrada ay dumating habang isinasagawa pa rin ang clearing operation sa paligid ng Camp Abu Bakar. Matatandaan na isang linggo lamang ang ginawang operasyon ng militar para kubkubin ang pinakamalaking kampo ng MILF. Narito ang aking report. Lulan si Pangulong Estrada ng presidential chopper nang lumapag ito bago magtanghalian sa loob mismo ng Camp Abu Bakar. Agad na ininspeksyon ng presidente ang may dalawang truck ng malakas na armas na nakuha sa iba't ibang lugar ng Camp Abu Bakar gaya ng RPG, mortar, MT-03 at 50 caliber machine gun pati na mga bala at mga communication facilities gaya ng computer, fax machine at telephone units. Ang mga armas ay ibinaon sa lupa sa layuning hindi makita ng mga sundalo. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng pagbaba ng bandila ng MILF na ibinigay kay Pangulong Estrada. Ganap na alas 12 ng tanghali, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa loob ng pinakamalaking kampo ng MILF. Hindi maitago ng Pangulo ang matinding kasiyahan sa pagkakakontrol ng militar sa Camp Abu Bakar. Bago sinimula ng programa ay binigyan ng Gold Cross Medal ang 17 opisyal ng Army, Marines at Air Force na nanguna sa pagsalakay at pagpapabagsak sa kampo ng MILF. Ayon sa Pangulo, isinama niya ang kalihim ng DILG, DPWH at DBM upang makita kung paano sisimulan ang pagpapaunlad sa Mindanao, partikular sa dating kampo ng MILF. Kaya ngayon pa lamang, ito lang ang umpisa. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang tunay na katahimikan at kapayapaan, hindi lamang dito sa Mindanao, kundi sa buong bansang Pilipinas. Hinamon ng Pangulo ang mga sundalo na ipagpatuloy ang pagiging bagong bayani ng bansa sa pamamagitan ng paglupig sa mga hindi gumagalang sa batas ng bansa at sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangako ang Pangulo na bago siya bumaba sa pwesto ay magkakaroon ng bahay ang lahat ng sundalo at libreng pabahay at paaral sa pamilya ng mga sundalong namatay sa labanan. Matapos ang programa, nagkaroon ng boodle fight kasama ang Pangulo. Pansit, kanin, lechong manok at lechong baboy ang pinagsaluhan ng mga sundalo at ng presidente. Tiniyak ng Pangulo na mga tumakas na rebeldeng patuloy na lalaban sa pamahalaan ay hindi magtatagumpay. Hindi na tayo magpapabaya simula ngayon. Lahat ng sinong gusto inuwirak sa atin batas ay hindi lang natin pagtatanggol pwede. Hahanapin natin sila hanggang maubos sila. Hanggang sa umalis ang Pangulo ay walang tigil ang paglipad ng dalawang MJ-520 dahil sa patuloy pa rin ang ginagawang clearing sa paligid ng Camp Abu Bakar.
Karen, bago umalis si Pangulo Estrada ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang mga lokal na opisyal mula sa lalawigan ng Maguindanao at nangako siya na ang pagbagsak ng kampo ng MILA, partikular ang Camp Abubakar, ay mga nangahulugan ng simula ng kapayapaan at tuloy-tuloy na pag-unlad, hindi lamang sa mga lugar na dating inuokupahan ng MILA, kung hindi sa buong Mindanao. Yan ang pinakahuling kaganapan mula rito sa Cotabato City. Yan ang Front Page, Susan Enriquez, nag-uulat. Maraming salamat, Susan. Naniniwala ang Malacanang na mas kailangan ng Pangulo ang emergency powers ngayong nasakop na ang Camp Abubakar. Ayon kay Executive Secretary Ronaldo Zamora, tapos na ang gera sa MILF at panahon na para isulong ang mga programang pangkabuhayan sa Mindanao. Anya, kung walang emergency powers ang Pangulo, maantala ang pagpapatupad sa mga proyekto para sa rehiyon. Abu Sayyaf umamin na hinostage nila ang grupo ni Evangelist Wildy Almeda. May ulat si Rafi Tima. Formal na ang kinumpirma ngayon ng grupong Abu Sayyaf o Al-Harakatul Islamiya na hawak o pihag na nila ang 13 membro ng Jesus Miracle Crusade sa pangungunan ni Reverend Wildy Almeda. Ayon sa Abu Sayyaf, idiniti nila ang grupo dahil hindi umano iginalang ng Jesus Miracle Crusade ang kanilang teritoryo at ang relihiyon nilang Islam. Hayagan umanong ipinangalandakan ni Almeda ang sarili nilang relihiyon. At na ginuguno pa nila ang pananampalataya ng mga Abu Sayyaf. Bukod dito, hindi umano totoong mga prayer warriors lahat ang 13 JMC members, kundi nahaluan umano ito ng mga undercover police agents. Dahil dito, nagbigay ng dalawang demanda ang mga Abu Sayyaf. Ito ay ang agarang withdrawal ng military forces sa mga MILF-controlled territories. Hindi naman malinaw kung saan may MILF-controlled territories ang mga ito. Kailangan din umanong gawin ito sa loob ng 7 araw, kung hindi ay may masamang mangyayari sa 13 JMC members. Ang deadline ay magtatapos sa July 17. Pangalawa rito, kailangan umanong umapela ang 5 milyong followers ng Jesus Miracle Crusade sa United Nations para imbestigahan ang kalagayan ng Bangsa Moro people sa Pilipinas. Ang kumpirmasyon ng pagbiyag na ito ay sa pamamagitan ng isang press statement na pinirmahan ng 6 na leader ng Abu Sayyaf na sina Mujib Susukan, Dr. Abu Jumdail, Gali Bandang o Commander Robot, si Nat Smith Abdullah o Commander Global, si Commander Rabula Sahiron at Abu Abdel Aziz. Ayon din sa press statement, ang impormasyon na ito ay nakarating na kay Pangulong Joseph Estrada maging sa United Nations. Yan ang Front Page. Rafi Tima, nag-uulat. Nais ng isa sa mga bihag ng Abu Sayyaf na bayaran na ng gobyerno ang ransom para sa paglaya ng kanyang asawang may sakit. May ulat si Sandra Aguinaldo. Nagpadala ng sulat ang isa sa mga bihag ng Abu Sayyaf na si Werner Vallert kay Pangulong Estrada. Nagmakaawa siya sa Pangulo na bayaran na ang ransom na hiningi ng mga kidnapper para makalaya ang kanyang asawang si Renate. 40 milyong piso raw ang kailangan. Ang asawa ni Werner ay may sakit sa puso. Bihag din ng kanilang anak na si Mark na nag-birthday sa kuta ng Abu Sayyaf kahapon. Ayon kay Werner, malubha na ang lagay ng kanyang asawa at kailangang madala ito sa ospital. Samantala, 3 French journalists ang napaulat na dinukot ng Abu Sayyaf nang magtangka silang pumasok sa kuta ng grupo. Sila ay sina Naire Burgo, Jean Leharek at Roland Dabela. Agad na umalis kanina sa hulo ang isa nilang kasama sa takot na madukot din. Nagpalabas na ng advisory ang French at German embassy. Dito na nawagan sila sa lahat ng French at German journalists na umalis na sa hulo. Nauna dito, napaulat na nasa kamay ng Abu Sayyaf ang German journalist na si Andreas Lawrence. Ngunit kahit hindi pa siya nakakabalik sa kanyang tinitirhan sa hulo, nagdududa pa rin ang mga negosyador ng gobyerno na dinukot nga ito ng Abu Sayyaf. Si Lawrence, may mga nagkikwento sa akin na baka simulated crime daw yan. Meaning, merong nagpakidnap, tapos kunyari, tatrabahuhin yung release para for money and also for prestige. So anyway, we are looking into this very, very well, you know? Yan ang Front Page. Sandra Aguinaldo, nag-uulat. Update sa rescue operations na ginagawa sa Payatas dump site sa pagbabalik ng Front Page. Balikan natin ang Payatas dump site kung saan
Marami ang namatay sa landslide na naganap kaninang umaga. Naroon pa rin ang aming kasamang si Mike Enriquez. Mike, anong pinaka-latest dyan? 43 na, Karen, ang patay at patuloy pa rin buong magdamag ngayon hanggang bukas, hanggang sa susunod na ilang araw. Hindi natin alam kung ganong katagal tatagal ang paghuhukay dito sa bundok ng basurang gumuho na ito sa paghahanap ng mga biktima. Ang problema dito, Karen, ay hindi natin alam kung ilan eksakto ang bangkay na hinahanap pa sa dami ng tao at mga tahanan na natambunan nitong rumagasa at bumulusok na basura kaninang umaga. Pero Karen, ang kadiliman ng gabing ito ay magbibigay din sa bukang liwayway ng kinabukasan. Kung kanina ay malakas ang ulan dito, Karen, ngayon medyo tumigil na. At kanina maulap, ngunit panakanakang sumisilip na ang buwan. Kanina nga, kaming mga tiga GMA News and Public Affairs na nakatawag dito sa Payatas, ay manapansin na pangilang-ilang mga bituin na sisilip-silip na. So kung madilim ang gabi, Karen, ay magiging maaraw din ang kinabukasan. Ang problema lang dito sa Payatas, kung saan napaka-miserable na mabuhay at napaka-miserable din na mamatay, hindi alam ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya kung kailan dadating ang liwanag na yan. Para po sa Frontpage, live mula dito sa Payatas, Quezon City, ako po si Mike Enriquez. At ako naman si Karen Davila. Hanggang bukas po alas 10:30 ng gabi, dito pa rin sa GMA. Ito po ang Frontpage. Magandang gabi sa inyong lahat.